Yo, what's up? This is I2K mula sa Sundalo ng Dunggalo. At ngayon, nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Magbibigay ulit tayo ng reaction video. Yeah! Mula na natin guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang hindi matapos-tapos na batikos sa 10K ayuda ni Senator Peter Cayetano. Muli na ang tagal na nun, ano, 10K ayuda. Hanggang ngayon, meron pa rin. Namang binuhay ng taong bayan. Dahil sa umapila di umano ito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, komento pa ng taong bayan. Senator Cayetano, nakikiridon lang di umano sa mga plano ng Pangulo para masabing may hangarin at magmukhang maganda sa mata ng Pilipino. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Yeah, mag-subscribe tayo dito guys at mag-like na rin. Yan. Para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, pagpapasikap di umano ni Senator Cayetano na uwi sa paniningil sa kanya ng 10,000 ayuda. Kaya tila bumalik lang kay Senator Alan Cayetano ang pakikiride on di umano nito sa plano ng Pangulong Bongbong Marcos. Imbes umano na magkunwaring sangayon sa mga plano ng Pangulo, ay mas dapat unahin at gumawa ito ng kanyang sariling mga plano at atupagin ang kanyang ipinangako na 10,000 ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Ayon sa isang balita, naglabas si Pangulong Marcos ng EO No. 9 noong Disyembre 28. Na binanggit ang isang kagyat na pangangailangan na muling banggitin ang patuloy na pagsuspende sa lahat ng operasyon ng isabong sa buong bansa. Linawin ang saklaw ng mga umiiral regulasyon at direktang may katuturang ahensya upang ituloy ang agresibong pagsugpo laban sa mga ilegal na operasyon ng isabong alinsunod sa batas. Sinabi ni Cayetano na pinupormal ang EO ang ginawa noon ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Mayo 2022 nang ipag-utos ng itigil ang lahat ng operasyon ng isabong sa bansa. Matapos ang pagkawala ng 34 na sabong. Yung isabong na sinasabi guys, ang ibig sabihin nun, yung sa may online sabong, mga ganun, di ba? Yung tinutukoy nila. Pero sa isang kaso na inuugnay sa di umano'y pag-aayos ng laro, sa paglabas si Pangulong Marcos ng EO para patatagin ang aksyon ni Duterte laban sa isabong, sinabi ni Cayetano na palalawakin niya ang kanyang kampanya upang isama ang lahat ng uri ng online sa pagsusugal na ani ay unti-unting umuugat sa bansa. At ayon pa nga, grabe kasi yung mga sugal dito sa bansa ngayon, ano? Lalo na yung PHL win. Sa balita ng Inquirer.net, Cayetano welcome EO versus isabong, but for a ban or all forms of online gambling. Senator Alan Peter Cayetano recently said that President Ferdinand Marcos Jr. executive order maintaining the suspension of isabong operation nationwide is a necessary step to protecting the well-being of the Filipino people. Cayetano said he believes EO No. 9 will help prevent the negative consequences of online gambling, such as addictions and financial ruins. End quote. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento. At ayon pa sa kanila, eto na naman si Cayetano, nagpapapansin na naman. Tuwing magpapansin si Boy, maaalala ng mga tao ang 10K. Boy, 10K muna bago Epal. Hanggang ngayon, kaantay yung 10K na ipinangako ni Alan Peter Cayetano. 2023 na, baka may pamasko kami sa kanya. Di na namin makalimutan sa kanya yon. Umepal na naman si Cayetano, ang galing-galing sa paninira. Pero papapel na naman. Pero yung promise niya na 10K, hindi naman tinupad. Kapal naman. Kahit patuparin ni Cayetano ang 10K na ipinangako niya, wala nang tiwala ang mga Pilipino sa kanya. Kilala na kasi siyang hungayo at wala. Nakaka-dismay rin kasi mga yung advertise niya ngayon, yung about sa 10K na yun, halos ang dami, ang dismay nun. Kaya hindi natin alam sa susunod na election, baka hindi natin alam, baka malaglag na to. Diba? Ang isang salita,
Kahit naging kasama pa niya si Digong noon, dilawan pa rin ang nakikita sa kanya, hindi na mababago. End quote. Alam niyo si Alan Peter Cayetano, matagal na nating hindi naririnig to. Namimiss na natin yung pag-epal ni Alan Peter Cayetano. Ngayon po, nakatiming po siya ng pa-epalan, no? Ito po ang sabi ni Peter Alan Cayetano, Senador. Marami tayong mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, na hindi naiintindihan kung bakit nakakasira ng moral fiber ng ating lipunan ng isabong at online gambling. Ang pag-asa po natin ay kung mga ministro, mga pari, mga pastor, imam, ulama ay magsama-sama na ituro ang paraan ng ating Panginoon. Hindi lang isabong ang dapat itigil, kundi lahat ng uri ng online gambling. Okay, wala naman po tayong problema, no? Sa sinasabing ito ni Alan Peter Cayetano, no? Wala namang masama sa sinabi niya. Ang problema, sana bago ka makialam. No? Sana bago ka umepal. Kasi alam ko presidential executive order na yan ni Pangulong Marcos eh. Ngayon wala ka maipalan, sasakay ka na lang sa issue ni Pangulong Marcos. Ito lang po hiling ng lahat ng mga Pilipino sa iyo, Peter Alan Cayetano. Sana bago ka umepal uli, no? Sa kung ano po yung kagustuhan na, kung ano po yung pinatutupad na ni Pangulong Marcos, magsalita ka o hindi diyan sa tungkol po sa ano, sa isabong, hindi na po ipapatupad. Sakay-sakay ka lang. Sana bago ka sumakay, sikasuin mo muna yung 10K. Mag-sorry ka muna sa mamamayang Pilipino na pinangakuan mo ng 10K pero hindi mo pala kayang matupad, no? Yung sinasabi mo na ito ay kinakailangan dumaan sa Kongreso, kinakailangan na meron, mukhang sa Senado pa lang, wala ka nang mauto na mga kapwa mo, Senador, no? Wala po kaming pakailang. Sa ibang sasabihin mo, yung pinangako mo muna nung eleksyon, alam nyo, game changer sa iyan eh. Hindi ka naman talaga mahahalal na sana, no? Pero sa mga huling, kumbaga, huling panawagan niya to na mamimigay ng 10K, di ba? Doon siya nanalo. Yan talaga ang ano ko, yan talaga yung paniniwala ko na kaya ka nanalo dahil dyan sa 10K na ayuda. Asa na yung 10K na ayuda? Huwag nyo na kaming itokis-tokis, no? Kalimutan nyo na yung pagtotokis. Wala kaming ibang itatanong sa iyo kundi nasa ng 10K. Yun lang. Hindi ka worth nasagutin kung ano yung mga gustong ideya mo. Ano man ang ideya mo, wala nang maniniwala dyan dahil simple lang po ang mensahe sa iyo ng taong bayan. Nasa ng 10K, pag hindi mo yan i-produce, last term mo na to. Hindi ka na mananalo. Mananalo ka siguro dyan sa Tagig o kung saan ka man galing. Pero never ka nang mananalo sa national election. Isa lang po ang patunay niyan, no? Huwag niyo na pong pinagluloko mga tao. No? Hanggat may mga social media pa po, titiyakin namin sa iyo. Wala kaming sasagutin sa sinasabi mo. Ilabas mo ang 10K. Tapos. Okay? 10K muna ba? Ito naman po ang sabi ni Maria Ressa, mass protest movements grew worldwide since the 50s, around 2000. 70% succeeded. With social media, protest movements increase, but their success rate dropped to 30%. A study by Erica Chenoweth, social media harms easy come, easy go, nothing substitute for real-world civic engagement. Okay, alam mo, Maria Ressa, kung bakit? Dahil nung nauso na po yung social media, no, mahirap na pong papaniwalain yung tao ng mga gustong sabihin ng mga media. No? Dati, kung ano ang sabihin ng media, kagat na maniniwala yung tao. Kasi wala kaming ibang impormasyon eh. Di po ba? Bayona TV, thank you very much sa pagmamember ng 19 months. Nanali yan si Alan dahil sa mga uneducated voters. Kaya hindi ko na po siniseryoso yan eh. Ano man ang sabihin ni Alan Cayetano, basta hindi ka nakapag-produce ng 10K. Wala ka. Tsaka tayo mag-usap pag meron ka ng batas na 10K. Okay. Yun lang, 10K lang. Isa pala sa mga pinapanawagan ng makabayan, Black, no? Ginamit po nila yung panawagan ni Pangulong Marcos na unity. Para daw magkaroon na tayo na unity, mag-testok na tayo.
Pangulong Marcos. Ang ganda po pakinggan, di ba? Magpistok na tayo, ha? Para sa unity ng Pilipinas. Makipag-usap na kayo muli sa mga rebelde. Ang question, kayo ba'y seryoso sa pistok? Mm-hmm. Kasi kung seryoso kayo sa pistok, kasi kung di sila seryoso, useless din yun. Pag sinabing pistok talaga sa dapat, seryoso yun. Kasi kung putyo-putyo, pistok-pistok, wala rin, useless din. Anim na buwan yung binanatan si Pangulong Marcos. Mm-hmm. Buwat nung naupo si Pangulong Marcos, hindi pa siya naupo. Bira na kayo ng bira, di ba? Kasama niyo mga kakamping. Kayong mga makabayan black. Lahat ng panukala ni Pangulong Marcos, pati yung Maharlika Fund, lahat yan binanatan ninyo. Hindi namin naririnig na kayo ay nananawagan ng unity. Kailan sila nanawagan ng unity? Yung mga makabayan black, kailan sila nagpasa na resolusyon na magkaroon ng pistok? Ibig sabihin, mula nung nahalal si Pangulong Marcos, no? Panay batikos na ang inabot mula sa makabayan. Tatatlo na kayo eh, di ba? Lahat yan. Namatay si Percy Lapid, pinagbintangan kaagad ni si Raul, no? Si Pangulong Marcos na siya yung nagpapatay. Nakatipo yan. Narinig ng lahat na pinagbintangan niya si Pangulong Marcos. Wala po kami naririnig na unity. Wala po kami naririnig na magkaisa na tayo. Wala kami naririnig na magpistok na. No? Kailan nila sinulong yung pistok nung namatay si Joma Season? Bakit po? Eh alam po nila yung epekto ni Joma Season eh. Di po ba? Alam po nila na yung leader nila pag nawala, ang laki pong kawalan yan, no? Mahina na nga, mas lalo pa silang mahina. Kaya bigla sila nanawagan ngayon ng pistok-pistok. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Grabe, grabe si Cayetano. No? Hanggang ngayon, yun pa rin yung pinangbabati ko sa kanya, yung 10K. At yun nga po, dito po tatapos ang ating reaction video dito kay Pinas News Insider. Kung gusto nyo ng maitinding balita, guys, subscribe lang tayo rito sa kanya. At ipakalat natin ang kanyang mga video. Yeah, muli ako po si I2K ng Suntalo ng Tungkalo. Peace out. We'll be right back.